Ang oras po natin, alas 9.04 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang freno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator JV Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Ito po yung programang Executive Session. Nagbabalik po kami Sabado. Live na live po kami. Huwag po kayong BBT. Huwag kang mamaya eksabot kalahati ng umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, andito po ang inyong bangkanang sesyonista. Walang iba, Secretary Boying Remulla. Senator James. Good morning. At paring Pao Gabino. Good morning, boys. Morning. Good morning. Good morning. Lapit na makompleto. Mga iba, baka, ano, hugutin nyo na yung, ano, yung plug ng ano, cellphone nyo. Hugutin nyo na. Padali nyo na dito. Dahil ito muna, bago ang dami nangyari nung nakaraan linggo. Madami, no? Madami. Dahil unang-una, kumusta pa labi ay mo, Master Rider? Ama, okay naman. Dalawang sana, linggo kanset, ha? Dalawang linggo kanset. Dalawang linggo, hindi. Medical, tsaka meron akong business mission, no? Covered. Para sa OFW natin. Tapos yung huli naman personal para sa bago magstimula yung session, nagpa-medical na rin ako kompleto. Hopefully, walang makitang ano, masama. Hintay natin yung resulta. Ang hindi pa kompleto. Hindi pa, pero so far yung kinakabahan ako yung colonoscopy tsaka endoscopy. Tapos na. Mukhang wala namang nasabi ka agad. So isang polyp lang yung nakuha. Although kailangan ko magkaroon ng minor ng alam mo ba't isang polyp na lang ang nakuha sa'yo? Bakit? Kasi hindi ka na nag-meet masyado. Yun nga, oo. Palagi yung malaking tulong yun. Kasi nakaka-irritate yun eh. Yung meat, yung meat ha? Nakaka-irritate. Iba talaga sec yung red meat, no? Talagang yan ang nag-aano sa kidney natin at sa mga intestines. Kaya kung pwede, ako tumitikim-tikim pa rin. Ano ngayon? Ano ka na lang gulay. Eating healthy. Hindi naman. Siguro pati, portion lang. Mas marami na yung portion dati. Dating gulay, display lang sa atin eh. Sidings, di ba? Yung karne, steak, kinakain natin. Liempo, ganun. Tapos konting gulay lang. Ngayon, mas marami na yung gulay, konti na lang karne. Ayun. Portion na lang yung karne. Portion na lang. So, ikaw, ang ano mo ngayon, ang pananaw mo dyan sa pagkain mo, tikip-tikip ka na lang. Tikim-tikim na lang. Tikim-tikim. Parang ikaw, tikim-tikim na lang. Hindi, iba naman tinitikman ito eh. Ha? Bumalik na naman sa akin. Tikim-tikim lang. Para yung cravings mo isatisfy. Cravings. So ano lang, kumbaga moderation. At saka ano rin eh, siyempre pag may kakaedad ka. Bakit nagkakaedad ka na ba? Pag over 50 ka na, talaga kailangan mag-ano na. Kala ko pa naman. Mag-healthy living na. Kala ko 30s ka pa lang, Chen. Mukha lang 35. Pero... Pero totoo yan, kailangan yung lifestyle change na rin. Ayun. Pag umabot ka ng 40, 50. Iba na. So hindi ka na rin palaino masyado, hindi na, konti. Pero ang buhay talaga, iba eh. Nung nag 40 ka, okay lang, kayang-kaya mo katawan. Kaya pa. Walang problema. Mag 40, ano? Kahit uminom ka pa, magsigarilyo ka, wala. Pagdating mo na 50, iba na. Medyo nakakaramdam medyo ka na. Medyo may nakakaramdam ka na, nag-iingat ka na. Pagdating mo na 60, yun, datingan na lahat. Labasan na lahat. Datingan na lahat. Labasan na lahat. Labasan na spare parts. Ano na, lahat, mga ball joint, mga suspension. Sabi nga ni Daddy, factory defect lumalabas. Totoo rin. Lahat ng maintenance. Tsaka overhaul, kailangan mo na. Ay, yung mga dating naririnig ko na sa matatanda nun eh, makrestore, mga ano pa na. Kumbaga yung pag 60 ka na, doon ang singilan. Datapress. Doon ang singilan, pag 60 ka na. Dati naririnig mo lang ngayon. Singilin ka na pag 60. Simula rin yun. Umpisa na. Kaya dapat pag dating mo ng 40, 50, ano na, lifestyle change na. Kasi alam mo, kung kailan ako naging, kala ko fit na fit ako, di ba? Dahil... mula 2020, tuloy-tuloy akong bike, pumayat ako, nawalan ako 40 pounds. Kala ko okay na okay ako. Ba? Eh, ngayon pa tumaas yung blood pressure ko kung kailan ako naging fit. Siguro dahil because of age na rin. Kaya wag tayo maging kampante hindi na kaya, kala natin. Hindi kaya stress yan?
Kasama rin doon. Stress eh. Sabi ko marami nakaka-stress sa'yo eh. Meron. Kailangan kasi sa buhay mo, dapat, pag meron nagpapastress, kukuha ka ng pampababa ng stress. Yan. Oh. Ganun lang. Balance eh. Balance. Yung marunong na mag-release. Ha? Yung marunong na mag-release. Yun. Yun. Exacto. Oh. Nagpapasaya. So, dapat meron ka doon. Ha? Mas kailangan na naman. Ano, dapat doon. Kala ang buhay ay balance nga. Ayun. Sa pagkain, sa kasiyahan, sa emosyon, kailangan balance. Ganun ba? Na. Pati emosyon? Hmm. Lahat sa kasiyahan, di ba? Para hindi ka ma-stress. Ayan. Ayan po ang mga words of wisdom ng ating master writer. Ay, pero bago lahat, pati muna natin ang happy anniversary ng Iglesia ni Cristo. July 27, 110th anniversary ng Iglesia ni Cristo. Happy anniversary sa lahat ng kapatiran ng Iglesia. Congratulations, ha? Talaga malaking celebration. 110 na. Happy anniversary po. Malaking, At saka proud kami dahil nagsimula yun sa San Juan. Doon nagsimula si Felix Manalo. Sa isang maliit na bahay doon sa Barangay San Perfecto. Ah, ganoon ha. Nandoon pa yung bahay. Yun ang pala yung nang unang tahanan ng kaya nga yung unang headquarters sa F. Manalo, yung F. Manalo, doon yung unang headquarters. Kaya nga F. Manalo, no, tama-tama yun talaga, no. So 110th anniversary po. At bumabati kami dito sa executive session. Isang masaya at makabuluhang celebration. Sa panguna ni Executive Minister Eduardo Manalo at sa lahat ng kapatiran. Yeah. Happy anniversary po. Happy anniversary po. At siyempre, ang dami nangyari ito nakaraang linggo. Ano? Yung unang bagyo. Yung unang bagyo ng Sona. Kasi ang ganda ng pick up ng mga tao doon sa mga sinabi ni Presidente Marcos sa Sona. At lalong-lalo na kumagat doon. Dalawa lang naman yung ano doon talaga. Yung talagang masasabi nating talagang tumatak. Ano? Pinalakpakan. Oo. At saka tumatak talaga sa utak ng mga tao. Una yun doon sa South China Sea. So sinabi ang West Philippine Sea ay atin. Oo. Maliwanag na sinabi. Hindi ka pang-isip. Hindi tayo, hindi tayo magba-back out doon sa ating sa ating claim dyan sa West Philippine Sea. At yung isa pang malaki na binitawan ni Presidente Marcos yung sa Pogo. Pogo is banned. Alam mo, wala pala sa speech talaga yun. Hindi niya pinasulat. Gusto niya siya mismo gagawa. Oo, siya pala talaga mismo nagsabi. Siya mismo gumawa nun. Oo, na talaga sabi niya, banned na lahat ng Pogo. Tapos nag-flash doon yung TV doon sa pagkotcher. Pero alam mo, nung pinapakinggan ko yung speech, kung tutuusin yung pinalakpakan, pinalakpakan yung part na yun. Pero yung buong speech, maganda eh. It draws a picture of the country. Papakita mo yung buong Pilipinas. Papakita mo yung ginagawa ng bawat departamento. Tapos, parang yung subliminal message niya, very simple. Mm-mm. Sinasabi niya, ito ba yung walang ginagawa? Mm-mm. Kasi ang daming tao, sinasabi, wala raw tayong anghang, wala raw tayong ginagawa. Pero sa message na yun, na-paint niya yung buong picture. Nakita niyo talaga, napakita niya yung buong litrato ng bayan na kumikilos at umuunlad dahil sa kanyang liderado. Para sa akin, yun ang mahalaga. Then, tsaka kasi alam mo, ang governance, at siguro dapat siguro paalam din natin sa mga kababayan natin, yung po kasing public governance, sa totoo lang po, hindi po sexy na trabaho yan. Ano po yung hindi sexy? Ibig sabihin po, marami po ang thankless job. Oo, ang nangyayari po sa gobyerno na hindi po masasabi nating pang-dyaryo o pang-Facebook o pang-Sokmed. Marami po dyan, hindi nyo po nakikita. Ano po? Pero yan po ay tinutugunan po ng pamahalaan. Ano? Sa pang-araw-araw, akala lang kasi, ang kailangan kasi ng ibang, gusto ng iba yung marinig, yung mga pang-soundbites at saka yung mga malalaking mga, kumbaga, saka pwedeng pag-usapan na chismis. Pang-propaganda, yung mga ganong klase. Pero totoo nun, yung mga ginagawa po sa gobyerno, kadalasan po yan, tahimik lang po yan. Kamuha po nung ginagawa ni Pangulo, yung pagsamasamahin po yung mga ehensya para po i-address yung issue noon, for example, sa agrikultura. Yan naman po, hindi naman po, hindi naman sa pambalita yan. Pero komplikadong problema yun. Gagawin yun. Kailangan ginagawa at tinutugan na ni Presidente. Yan, ang agriculture, hindi sexy yun. Oh, hindi complex sexy problem yun. Problem yan. Ang gini na lang ang tao lagi, 29 pesos na bigas. Hindi, para't makaabot po natin yun.
Ang daming kailangan gawin. Madaming kailangan nung gawin. Ano, at hindi lang po isang ahensya. Ang daming kailangan ayusin. Ang tutugon nun para makuha ho natin yun. Ano? So, yung mga ganong klase, ano? Kaya si presidente, ang style ni presidente talaga, pagpulungin eh. Yung iba-ibang ahensya, hindi kamukha dati na isa-isa lang. O ikaw lang, tirahin mo to, ito, tirahin mo hindi. Ngayon, gusto ni presidente. O lahat ng issue ng mga stakeholder na ahensya ng gobyerno sa issue na to, mag-usap kayo, magsama-sama kayo, bigyan nyo ng action nito. Ganon. Ganon na style. Hindi yung sexy, no? Tulad na problema sa agrikultura, hindi lang pwedeng DA lang eh. Di ba? Kasi kasama dyan ang DOC sa smuggling, kasama ang DTI doon sa mga hoarding at iba pa. Nagkaroon na nagsanga-sanga problema. Kaya kailangan, ganon din ang pag-address sa problemang ito. Kailangan lahat ng ahensya, concerned, ay nagsama-samahin din, no? Para matugon ng problema. Hindi, tsaka nilatag ni Presidente doon sa, kita mo, kung nakikinig po kayo sa zona, nilatag po niya yung mga ginagawa po ano ng gobyerno. Nakita naman po doon, marami po doon, di ba? Hindi nga ho yung masasabi nating pampropaganda eh. Puro ano lang, factual. Ito ang ginagawa ng gobyerno na araw-araw na pangkalahatan, ano? Hindi ito yung pang balita, pang ganun. Ako pinakagusto kong parte na sinabi niyo yung una na marami tayong ginagawa, pero aminado ako na hindi nararamdaman ng taong mga tao habang tumataas yung presyon. Yun ang unang bunga dyan. Ang ganda nung pagkasabi niya. Inaamin niya. Mas mabigat ang pakiramdam ng tao. Inaamin niya na may pagkukulang siya at kailangan pa ng trabaho. Kaya I think this is one of the best speeches in recent memory ng isang presidente sa zona. At sinasabi yan na nakikinig ako sa inyo. Yes. Nakikinig ako. Sige lang. Ganda, maganda. Hindi rin kakayanin na kaagad na magawa ng solusyon lahat. Ano? Kaya maganda, maganda yung speech na. Lalo yung sa Pogo na yan, sapagkat yan eh, tanggap na tanggap ng taong bayan. Ito lang na ang tanong ko lang. Yung sa Pogo na yan, sinabi na nakasama na dyan yung IGL, ano? Sabi, yung pati IGL. Kasama lahat eh. Ano? All, total eh. Total eh, ano? Ngayon, ang tanong dito, paano kunyari, for example, local, yung mga local lang na online, yung ba kasama din pagbabawalan nila yun? Basta Pilipino. Ito, basta Pilipino iba. Yung foreign, yung mga foreign. Tsaka hindi yung market mo, hindi offshore. Ah, hindi offshore gaming. Basta hindi offshore, hindi siya covered. Kung local lang. Para local, o. Pag offshore, yun yung covered. Ban yun, total ban na yun. Kaya lang nagtataka ko lang ako, Sek Boying, bakit kagad may anunsyo ang BI na magkakansila na kagad? Hindi nila dinuloy. Di ba dapat to? Hindi nila dinuloy. Inatas sila. O, ganun? O, kasi dapat... Nagpatawag kami ng meeting eh. Meron kami meeting sa Webes. Oo. So, isa yan sa mga tinanong muna sa kanya. Tapos ang ginawa niya, binidhold niya na. Hindi nila dinuloy yung ban na yun. Ganun. Kasi dapat... Yung cancellation ng visa? Oo. Hindi pwede unilateral yan. Dapat dyan... Kasama sa total plan. Total plan. Ito, Sek Boying. Kasi magmalinis eh. May problema ka doon. Gusto niya, bukod tangi siya, para sa Senado, pagdating ng hearing, meron siya isasagot kagad. Hindi pwede yun. Dapat yan dumaan sa big committee yan. Kasi, pag-usapan. Kasi, for example, ito, yung mga marami na mga nandito na naipit, na gusto na naman din na umalis at ayusin yung kanilang problema pero hindi magawa, ngayon ba eh gagawan din ng plano? Para tuloy-tuloy na rin, di ba? Usapan na namin kahapon yun. Oh. Actually, kausap ko yung pao kahapon. Kasi nakita kami ni Gilbert Cruz by chance. So, pinag-usapan namin yung problema dyan. Kasi nga, na-recall namin nung unang raid sa Pampanga, tsaka yung unang mga raid ng Pogo, nagka-problema tayo paano natin i-deport yung mga tao. So, ngayon, dapat pulido. Pulido ang pagkatrabaho para hindi naman tayo mahirapan masyado. At marami naman na Sek Boying balita ko, marami din naman na mga una, yung mga foreigner na nandito, na unang-una gusto din nila kung talagang sila ay aalis na sila ay mapaalis na maayos. Ibig sabihin, makaalis syempre sila. Ano? Na hindi pero sila i-deport. Ano? Pero may bilang dyan, malaki ang bilang ng foreigner na ayaw na umalis dito. So Chinese, ha? Ang dami yan. Tsaka tandaan natin, ha? Itong Pogo, ang pinag-uusapan natin, 30 to 40,000 lang. Baka wala pa. Andun na lang ang numero niyan. 20 to 40,000. Doon naglalaro yan kasi maraming illegal eh. Ayun. Pero, ang ating population ngayon, ang 5% niyan illegal aliens.
Ganun ba? Oo. Ilang, hindi lang... Kung 110 million tayo, oh, ilang million yun? Hindi lang Chinese, ha? Hindi lang Chinese. 5 million. Marami, marami to. May mga 5 million. May 5 million tayong illegal aliens dito. At nasaan and, yung mga... Saka marami rin, mga Chinese. At nasaan yung mga 5%? Nasa... Paikot-ikot lang dyan. Dyan lang. Oh. Nagtatayo ng mga... Yeah, actually, nag-aaral sa Savior yung iba. Nag-aaral sa Ika yung iba. Nandiyan sila, sa St. Jude. Di ba marami naman talaga eh. Tama. Kasi hindi natin naayos sa legal regime ng citizenship. Ayun. Yun ang kailangan, isang reform na kailangan magawa natin. Naayusin. Oh. Ano? Bigyan sila ng pathway. Kumbaga, pathway to citizenship. Meron na tayong ginawa ilang beses yan eh. Pero hindi yan tutuloy yata. No? Hindi yan tutuloy. Dati hindi pa rin, natutuloy ng gusto eh. Oo, oh, dati pa rin. No? I think the last one na administrative pa noong pa ni Presidente Marcos, senior. Hindi, may ginawa si President Ramos kaya ng kalokohan eh. Ha? Yung kay Miriam tsaka yung kay Ramos kalokohan. Ay hindi, ano yung kasi parang by EO lang yun eh. Hindi yun by law. Siguro dapat by law. Legislation talaga. Pero ito ba ngayon na Secboying dyan sa issue na ito dahil nga nagsalita na si Presidente Marcos, gagawa na ng sistema ng kumayos na lahat, pati yung mga nandito na gusto nang umalis, na may problema kasi nga nagka-problema sila, nandito sila, hindi na rin yung visa nila or for whatever reason, yan ba gagawa ninyo ng plano para maayos ang status nila? At kung sila umalis, baka alis sila na maayos. Dahil yan nga yung kaya kami mag-uusap-usap eh. Ay, hindi pa tapos, mag-uusap-usap pa lang. I-rationalize natin lahat. Lahat. Para ano na yan eh, marami ka rin naman marirace na pera dyan eh. Yun, tama. Oh, kasi, may plano ba na gano'n? Baka, may lalabas yan na 5 taon na rito na illegal. Oo. Malaki ang fine yan. Pwede ba yan? Money for government yan. Pwede bang i-ano yan? Hindi, i-impost natin. Para magkaroon siya ng exit permit. Ayun. So ayusin. At pondo pa, no? Pondo pa. Pero gagawin nyo ng sistema pa. Sistema. So hindi lang, hindi totoo yung sila lang gagalaw. Hindi totoo. Ika-cancel lang ng BI yan. Siyempre, ang DOJ at immigration, we have to speak as one. Tapos, andyan ang DOTR para sa transportation. Andiyan ang PNP, andiyan ang yung iba't ibang departamento pa na may ano, PAGCOR kailangan tumulong, PAO kailangan tumulong. So lahat kami nag-uusap kung paano namin ko-coordinate lahat. Ayun. So hindi lang isa, lahat government. Kaya hindi pwede magbida ang immigration. Ayun. Na bukod tangi sila kagad. Hindi kasi pwede yun. Kasi ang daming ni-nervous kagad. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Nagpuntahan kagad doon sa kanila eh. No, hindi. alam mo naman, yung pinag-uusapan namin na isang araw, pasang tabo na lang. No? Pero may mga kaibigan tayo sa immigration na pinag-uusapan kung paano magkakapera dito sa pag-alas ng mga pogo. Ganun? Ibig sabihin eh. Hindi, sayo mo. Hindi, may pera. Siyempre, may kailangan mga sa immigration fees. Din. Nakapera na sa papasok, meron pa rin pa sa palabas. Hindi, ganun talaga sila. Ano, para sa Pilipinas kasi tanggapin natin. Lahat ng gusto magkatrabaho sa immigration at sa customs, walang gustong gawin niya kundi kumita ng pera, legal o illegal. Ako sasabihin ko ng totohanan yan. Totoo yun eh. Yan ang ano. Kaya alam mo, ang daming nire-recommend sa akin. Sinasabi ko, yung mga kaibigan ko, huwag kayo magre-recommend sa akin sa immigration, hindi ko nire-recommend. Kasi I will not be responsible for their action. Ganun na. So ngayon, ayusin na. Kaya ayusin. Saka lahat. All of government. Hindi lang isa ang ahensya. Lahat sama-sama. Usap. Para may proseso. Hindi pwede magsindikato rito ang immigration. Kasi this is a national concern eh. Sindikatuloy nila kagad. Tama. Hindi pwede. Talaga hindi mo wala sindikato pag BOC at Bureau of Immigration pinag-usapan. Immigration tsaka BOC. Talagang napakasalimuot ng usapan dyan. Talagang marami talaga. Dahil Diyos pa rin Yoshi. Mahilig sa Pampa. Pampa. Mahilig sa Pampa yung mga. Pampa ano? Pampabulan? Pampabulan. Pampalabo? Pampalabo na ba? Pampa. Pampaliwanag. Pampadilat. Pampapikit. Ayan, basta Pampa. Sigurado ba Pampa? Yan. Delikado yung mga Pampa yan. Basa lang muna tayo. Dahil pagkatapos, basahin mo rin yung natin nasa mga Facebook. Galing kay 9864. Good morning po sa inyong apat. Keep healthy po sa inyong lahat. Watching from Bacoor, Cavite. Oy! Kamusta? Patong Cavite. Si Ulysses Garingo nasa Salog, Zamboanga del Norte. Yeah. Ayun. Ito naman, maganda to ha. Attorney Philip Marinas Pau, Nueva Vizcaya Region to, sabi niya, Dear Executive Session, Senator JB is right. Mea Sanitas Est Omnia. Man, di ko alam yan ha.
My health is everything. Greetings to our DOJ Secretary Boy Rimulya. Ooh, yan, yeah, dito hello, po ba? Kay Attorney Marinas, oh. Power Office. Oo, oh, yan, Attorney Marinas, Power Office. Basa pa, no, Timbaboy, Timbaboy. Basa. Sandali. Ato, yung mga sukin natin sa YouTube. Oh. Si Christian Villaraza, MJ Sanchez, si Sir Buddy Composano, Domingo Grande, yan. Tsaka si MJ Sanchez, Gisela Ortiz. Ayan yung mga ano. Walang ginawa ko dito, Will. Okay lang yan. Mabait tong ano, ha? Mabait ba yan? Oo, oh, mabait okay. Yan. Yung ating mga viewers kasi ano lang. Kaya Angry Birds ang tawag natin. Angry Birds talaga. Angry Birds. Relax lang ko kayo. Bali na king. Naman tayo dito, ha? Oh. Pampadagdag views din yan. Pampadagdag views din yan. Ito, ha? Good morning, mga inangang idol. Pampayo na po, sir. Sabi na mga nanonood siya sa Santa Lucia. Boss, kagawad, boss. Alurina from Santa Lucia, Ilocos Sur. Loyalista natin yan. Loyalista. Lagi nakikinig yan. Good morning. Good morning, boss, sa inyong lahat. At syempre, ang isang malaking issue pa dun sa zona dahil nagsalita, ito lang ha. Kailangan lang natin linawin lang ha. Di ba bumagyo? Ang laki ng problema natin itong bagyo na ito. Yung Karina, di ba? Talagang... talaga namang nasalanta ang maraming lugar dito sa Pilipinas, ano? So, nagsalita na ngayon si Presidente, di ba? Sinabi na ng Presidente na kailangan natin ng holistic na pagtugon dito sa issue ng flood. Di ba? Hindi na pwede yung kamukha dati, patsi-patsi lang. Kailangan tingnan ito ng kabuuan. At tama eh, alam nyo, marami kasi... Ano yan, di ba nagkaroon ng dialogue yan with Pampanga Congressman? Oo, oo. Ang gusto ng Pampanga Congressman, yan. Kanya-kanyang bike. Yun. Kanya-kanyang flood control. Oo. Kanya-kanyang design, kanya-kanyang plano. Tama. Ang gusto naman ng Presidente... Galit pa nga, di ba? Galit pa. Tapos ang gusto naman ng Presidente, siyempre, isang holistic plan para sa Pampanga River Delta, papuntang Manila Bay, maging maayos, di ba? Di ba ayaw nila? Pero galit pa si Ana York Bondok, si Congresswoman Bondok, galit pa. Alam, Segboy, after nung itong bagyo, nakasama ko yung kaibigan natin si Emo, no? Umakit, nag-aerial survey kami. Talagang napansin namin, talagang yung Bulacan at Pampanga, of course, NCR, talagang tubig na iimbak eh. Talagang, ang kailangan natin dito, mailabas yung tubig pampunta sa Manila Bay. Tama si Segboy. Yan ang kailangan ng gawin. Kasi alam ng Pangulo yan. Alam ng Pangulo yan. Oo. Kaya nga. Kaya inaano pa nila yung Pangulo na hindi, basta bigay mo sa amin yung aming pondo dito. Pondo rito. Kami bahala sa pondo. Kami bahala sa project. Basta implement namin. And then, tsaka nakakalungkod dyan, ha, Segboy, Director General at Maui. More than 300 billion a year ang budget for flood control natin. That's 1 billion a day. Kaya lang, yung tama si Sec Boeing, yun ang nangyayari. Sa halip na, halimbawa, yung talaga major floodway, dike, papuntang na para sa Manila Bay, no? Okay, yung mga dam, yung imbakan, no? Kanya-kanya. Kanya-kanya sila. Lalagyan nila ng revetment. Tao, mabayan ang gagastos. Ngayon. Lalagyan na, ano? Revetment. Lalagyan na reinforcement para hindi mag-erode. Slow protection. Alam mo, yun ang kandanasan. Dredging. Yun ang pinakamandang project. Dredging at slow protection. Puno ganun. Dredging. Kung nalag ba yun, nakapasok yun sa flood control? Gusto yun? Yes. Ang item yun? Speaking for the Pampanga Congressman, si ano yun, ang gusto nila, unlimited dredging. Ganun? Only. Tsaka slow protection. Doon napupunta yung plot. Hindi, wala mangyayari. Wala, hukay ka lang na hukay. Bill of quantities yan eh. Hindi mo ba susukat yan? Hindi kaya sukatin yan. Hindi mo kaya sukatin. Jacek Boy. Ano nga, meron nga sa Cavite, sa Imus River. Ilang taon na? 30 taon na yung dredging. 30 taon na yung dredging. Hanggang yun din dredge pa din. Sa awa ng Diyos, wala na halang ilog. Islo po din. Puno na ng ano. Pero, sumisigil yan, ha? Ay. Isang ligo na umandar, ha? May pampa. Chairman ng committee yun, eh. May project doon. Ganun, ha? Pampataba. Pampataba na project. Siguro talagang yung problema natin dito sa baha. Kaya nga, pinupush ko yung comprehensive master plan for infrastructure development. Hindi lang yan sa transport. Kasama sa energy, kasama rin ang flood mitigation, flood control. Kasi yung mga big ticket items tulad ng mga floodway, mga mega dikes, itong mga dams, kailangan natin ng imbaka ng tubig. Diba? Yan, hindi pwedeng short term or medium term, long term ang planning yan. Hindi pwedeng parokel yan. Comprehensive national plan yan. National yan.
Hindi sa, pwedeng itong district ko lang ang gagawa ng party dama. Namin. Ganun. Parang sayang ano yung tubig. Ano? Bilang hindi, pero ito, pagtag-ulan, kulang tayo ng tubig. Kapag, pero ito yung pinakamasakit sa lahat. Noong nag-uusap sila ng presidente noon, bago maaga pa sa term ng presidente ito, nag-uusap sila noon. Meron na tayong JICA study. Okay. Meron na tayong ADB study. Meron na tayong JBIC study. Meron tayong USAID study. Tungkol sa Pampanga River Delta. Okay. Pero ang tingin pa rin ng mga congressman, ang gusto nila, only na dredging. And slope protection. Gusto nila. Ang paborito dyan, seke, ano eh, rock netting sa mga mabundok, slope protection at dredging sa mga alam mo kasi, alam mo, ito ha, yun yung mga nagsasabi na itong mga project po na to, ganito, ginastos. Unang dyan, dapat tingnan nyo, sino ho ba nag, iba dyan, talagang project naman ho yan ng, sa distrito eh, ano, yung iba. Pangalawa po, yung po sa nangyari nito na, Karina, no? Ito ay lumampas pa to sa ang pagkaalam ko ha, kung nabasa ko tama yung balita, lumampas ito sa dami ng water kaysa sa undoy. Ano? Yan po yung mga talagang masasabi natin extraordinary. Pero mas marami siyang baka. Na kaysa sa undoy. Extraordinary nga itong mga ganitong klaseng pangyayari na to. At pangatlo po, talagang tanggapin po natin na marami pong parte ng Pilipinas, lalo ng Region 3, Region 4, 8, NCR, na mas mababa na po sa dapat na level ano ng dagat. Mas marami. Talagang ang solusyon po talaga dito ay hindi humadali. Sapagkat marami pong lugar na talagang lubog na. Nasa ilalim na yun. No? Below sea level na nga yung iba. Lumulubog pa nga yung iba. So, alam nyo, ang tubig, hindi naman ho talaga mapipigilan yan pag umulan. Hahanap at hahanap po yan ang pinakamababang lugar. Diyan sa inyong barangay o sa inyong lungsod, ano, munisipyo, at diyan po maiimbak yan. So talagang ang baha po, pag kayo po ay mas bababa, talagang... Kaya pupuntahan? Yan, sa kayo talaga pupuntahan. Dapat pag-isip-isip din ho kayo. Ano, kaya nga tama yung plano ni St. JB, magkaroon tayo master plan. Master plan. Tapos magkaroon na rin po, na-identify na po yung mga lugar na talagang ano ito eh, na flood prone. Ano? So yung pong mga lugar na yun, pag flood prone po kayo, kailangan pong gawa na ninyo po nang, hindi nyo maasa sa gobyerno po yan. Yung pataasan, yung bahay ninyo, ay hindi na huma. Hindi ko kakayanin po ng ano yan, ng gobyerno po yan na sila pa magpa-reclaim ng lupa ninyo. Pero pag alam nyo po na lubog, kailangan gawa nyo ng paraan na, no? At yan, kasama nga doon sa gusto ni St. JB na maggawa ng isang, pati Mega land use yan, di ba? Land use, kasama sa land use plan yan, land use act, yung batas na yan, Pag yan, na ipasa. Kasi sa mga lupang yan, mga fish pond dati. Ganon. Siyempre. Na ginawang subdivision. O tinambakan lang. Iba, talagang palayan, di ba? Tapos ginawang, tubigan. Ang tawag naman sa palayan, tubigan. Tubigan. Kasi talagang... Puno ng tubig lagi. Puno ng tubig. At ito yung nasabi mo, yung pag-aamayari ng ninong ni Pao, yung katabi mo. Ninang niya yun. Pero mag-break muna tayo, baka magalit sa atin yung katabi mo. Pag-break muna tayo. Oras muna natin. Alas 9:32 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Ito po ang inyong programa, Executive Session. Live na live po kami dito. Siyempre, nandito po yung mga bigati natin, mga barkada, sesyonista, walang iba. Secretary Boying Rimulya, Senator J. Bers, ito. At si Boy Timba, si Pao Capino, ako po si Attorney Donald Dunay. Good morning, boys! Good morning! Bahati lang tayo, mga nagte-text sa atin, ha? Basahin lang natin. Galing kay Edwin Villanueva ng Kawayan City. Shout out sa mga kasesyonista. Oy, Edwin, ha? Kumusta kayo dyan sa Kawayan? Tinamaan ba kayo dyan? Marami daw ulan dyan, maulan daw. Ito naman, galing naman kay 0517. Aga-aga, tinitira mo. Nasa si Commissioner Andrea Domingo. Hindi siya nababanggit sa Pogo. Siya yung masugit. dahil pagkor sa dati. Ngayon talaga, Binabalik yung pahit. Mga kapahit na nakaraan. Ayun, ito naman. Parang sinabi nyo, siya nagpasimulaan yan. Kayo pinagpat ko, ikaw yun. Ikaw nagsasabi. Kayo talaga. Pinagpatuloy lang. Pinagpatuloy lang. Pinagpatuloy. Kayo talaga. Parang sinabi nyo. Galing kay Al. Kay Al, ha? Sabi niya, good day. This is Executive Session. Wishing everyone a healthy lifestyle. Tapos galing naman to kay Oy, Mar Rodriguez, Catanduanes. Oy, Catanduanes.
Parole Information Office. Good morning, mga boss. Sabi niya, good morning. From Katanduan. DOJ family. Oh, DOJ family. At ito ba? Ay, maganda, mahaba to ha, pero magandang comment niya. 1545. Good morning po. Historically, flood-prone po ang Metro Manila. Kaya nga may catch basin na in reserva sa San Juan. Tama ba yan? Tama, reserva. Yeah. Reserva sa San Juan at catch basin sa BGC. Bakit po hindi require Baguio City na maglagay ng kanilang catch basin? Pati mong province and towns upstream ng Manila Bay Coast. Parang hindi na po nabubulunan ang low-lying towns. Siguro po sa dami na nagasto sa dredging, marami na po sana na hukay na area na nagawang catch basin. Oh, tama rin. Hindi, wala na tayong catch basin sa BGC. Ginawang real estate lahat. Eh. Ginawa ng real estate. Ano? Ako naman. No? At bati lang din kay Supreme Court Deputy Court Administrator for Mindanao, si Leo Madrazo, sir. Madrazo, good morning po, Justice. Sa morning. Nakikinig. At saka kay ating mga nako, ating avid listeners dito, siyempre. So, si Uncle Sam. Sam. Si Alex Calda. Si Boss. Boss Alex. Alex Calda. Good morning, Boss. Tsaka kay Ma'am Regina. Ma'am Regina. Uy. At sabi niya, oh, ano daw, ha? Healthy, happy to see Sek Boying, sabi ni Ma'am Regina. Yeah, yun. Siyempre, andito po, kompleto po. Wala, meron na pong wala dito. Yung iba, kamukha ni, ano, ni paring Ed, siguro naggagawa ng, ano. Jonathan. Alulod. Tagulan eh, gumagawa na alulod. Tapos na daw. Tapos na. Iba na, iba para na ang inaano niya. Para sa DPW, ay, sila taon na yung DPW. Triple A contractor na si paring Ed yun. Triple A contractor. Hindi na alulod ha? Ay, hindi na alulod yan. Triple A contractor na yan. In ano ba yan, Region 3 ba? Si alam ni Pawi, alam ni Pawi kasi ito na ayudahan ni hindi makaporma eh. Hindi makaporma. Ay, mga avid listeners natin, si Tito Sen, lagi nakikinig sa atin yan. Oy, Tito Sen. Si, kasama ko si Idol Rapid Tulfo, nakikinig sa atin yan. Si Uncle Sam, ombudsman na Martinez. Uncle Sam. Uncle Sam, talagang nandiyan. Tsaka si, ano, si Justice Alice Queros. Justice, good morning. Nakikinig din sa atin. Ay, Justice Alice morning. Queros, good si morning. Si NBI po. Director. Ha? Oh, si Judge Jimmy. Si Judge Jimmy. Jimmy, ang dami na uhuli ni Judge dami Jimmy. Dami na uhuli. Congressman JJ Suarez. Oh. Oh, Kong. Hello. Si Bong Teves. Congressman Bong Teves. Yun. Regular natin. Good morning po sa inyo lahat. Hindi, gusto ko lang din. Siyempre, doon ako sa tech side sa negosyo ko. Yung negosyo dami mo, ng cyber hackers. Yung may negosyo mo. Yung may nagdadala sa'yo ng tatabo. Si Judge Jimmy, tsaka sila Sec Boying, yung DOJ tsaka NBI. Grabe. And parang na-connect-connect nila yung mga sindikato ng mga hackers. Tingnan mo, parang nabawasan yung hack sa mga government agency at saka dun sa mga private institutions. Mukhang tinuwaan talaga yung mga grupo dahil dun sa mga na-aresto nila. Tsaka ang babata sec, babata yan, ang babata sec ng mga nahuli ng mga suspects. Alam mo, nakikita ko nga dito, Sec Boying, Sec JB, paring Pau, ano? Ang talagang dapat palakasin natin talaga yung issue sa cyber. Dahil I think the cyber is the new battlefield. Iba na. Talagang dapat lahat ng ahensya talaga ngayon, di ba? Di ba? Yung nangyari sa airlines, sa mga bangko. Oo, yun, di ba? Cyber, ano na yan? Cyber hitch lang yun. Oo. Upgrading lang yun. Oo. So nakikita mo na ang laki ng tama, eh, no? Sa pagsa cyber, ano? Isang maling symbol mo lang, isang maling letter, sa o isang maling code. Sa coding lang, nang maling code. Buong mundo pwede bumagsak. Dapat meron silang safe. May fail safe. Itong mga cyber providers. Oo, di ba? Kasi pag may nangyari silang mali, glitch. Ang laki ng damage, ang laki ng loss ano? Sa mga tao. Sino magbabayad nun? Example lang, yung mga kailangan mag-reschedule ng flight. Mag-book ng bagong flight. Sino magbabayad nun? Di ba? Ang dapat na may insurance yun. Tama. Tama. Ang damage daw doon sa yung issue global. Na sa CrowdStrike lang. Globally, ilang daang milyon eh. Ang tanong ngayon. Matami rin nag-rebook ng flights to the tune of billions of dollars. Oo. Ang laki talaga. Dahil lang doon sa ano, nag-BSOD lang. BSOD, Blue Screen of Death. Yun lang. Nagkaroon lang ng ganun. Kaya, pero ba BSOD? BSOD tawag doon. Blue Screen of Death. Kasi nakita lang yung ano lang eh. Yung blue screen na lang, hindi na gumagalaw eh. No? Yung upgrade, imbis na i-fortify mo yung system, dun sa nagkamaling, well, according sa statement nila, dun sa nagkamaling code, bagsak lahat. Yun, oo. Oh. At ito ba, yung pinag-usapan din nga sa SONA, at siguro dapat natin pag-usapan din, sapagkat mariin na itinulak at sinabi ng ating Pangulo, talagang itong issue na to ng West Philippine Sea na to, hindi natin bibitawan. Ano talaga ka tang-isip? Ano sabi niya hindi ka tang-isip? Ano ba sa English yun, hindi ka tang-isip? This is not a figment of imagination. Yeah. Ganun ba 'yon? Yeah, tama. Ha? Talagang paglalaban natin
ang ating karapatan. Doon talaga maraming tumayo at pumalakpak. Oo naman. Na talagang naging firm ang Pangulo na kaya lang, paglalaban natin sa yung ating territory. Ito lang tanong ko sa iyo, Sen. JB. Kasi doon sa yung West Philippine Sea, yung diba, nagkagulo, no? Ang sinasabi ng DFA, meron daw silang deal. May deal na. Done deal. Yung sa West Philippine Sea, yung usapan doon. I think, lalo pa yung issue noong ano ba yun? Yung sa barko? Saan ba yung lugar na yun? Yung, sa Ayungin. Ano, Shol, Ayungin. Sa Ayungin. Ayungin Shoal. BRP Sierra Madre. Tapos naglabas din ng Chinese ministry na sa nabi o done deal. Ito yung mga kondisyon na dinay-dinay naman ng DFA. So, ako lang. Sinungaling para sa akin, naman talaga yung China eh. Hindi, ang akin dito, kasi una hindi dinalabas ko din usapan ng DFA. Ano? Nagsabi sila na mayroon deal. Ano yung deal? Siguro maganda na pag-usapan, ilabas ninyo. Ano ba pinag-usapan ninyo? Para yung mga tao, alam nila, malinaw sa kanila. O ito pala yung napag-usapan nyo. Kasi nangyayari ngayon, hindi alam kung napag-usapan. Yung China, iba sinasabi. Iba din sinasabi ng Philippines na hindi yan yung pinag-usapan. Ano ba talaga yung kaya dapat wala diba? Ng backdoor. Dapat transparent. Kasi yung, di ba yung unang nangyari, yung isang Navy man na sinabi, nag-commit na aalisin daw yung yung barko, yung Sierra Madre. Hindi mangyayari yun. Oo, hindi, pero di ba may kinukot sila na military general, tapos pangalawa na to. Yung mga ganitong backdoor, ginagawa nila, statement nila agad. Kaya talagang tama naman yung backdoor na mag-usap. Sapagkat dapat, siyempre, ang bottom line mag-uusap. Hindi, di yung sa backdoor lang sa ano, yung sa military, hindi yun. Pero ito, isipin ko, itong usapan na ito, sinasabi ng Department of Foreign Affairs. Siguro maganda na ilatag din talaga, malaman ng taong bayan, ano ba talaga? Kasi daming hakahaka eh. Kasi sinasabi, ano ba, pumayag ba tayo? Hindi tayo pumayag. So, yun ang nagiging ugat ngayon ng, ano, eh, ng kumbaga turuan eh. Ha? Sinasabi ng China, hindi naman yan napinag-usapan. Pero mahirap kasi magtiwala dahil ang China, you know, yung kanilang narrative, kung pakinggan mo, sinungaling eh. No, parang pinapalabas, sinungaling ating gobyerno. Tulad nung sinabing commitment na pagtanggal daw doon sa BRP Sierra Madre. Hindi mangyayari yun. Lahat ng Pangulo, pinagbintangan nila na may commitment. Kay Pangulong Estrada pa. Na siya nga ang nagpalagay doon, siya ang nag-order na ilagay ang BRP Sierra Madre 1999, 2000, para nga markahan ng ating teritoryo at magsilbi bilang temporary base. Oo. So, paano magiging siya ang magpapatanggal? Eh, siya nga nag-utos dahil na time nagsisimula na silang magkaroon ng interes sa area na yan. Kaya nga, siya po ang nag-utos para maging marker ng ating pong teritoryo. Oo, nailagay, di ba? Yes. Yung barko doon. Tsaka siguro, Sec Boy, no, nung ko nalaman na si Pangulong Estrada, that time, he was the first Asian leader to criticize China's expansionism. Doon sa Asian Plus 3 ba yun? ASEAN Plus 3, kasama ang China. Nandun Vice President, tumayo si Pangulong Erap. Tinira yung expansionism ng China at that time. Na nagulat nga yun, hindi nga raw alam ng Chinese Vice President that time who was present kung anong isasagot dahil that time nagsisimula lang ni sila ang iswarm yung area. Ano pa lang nun? Yung mga kahoy pa lang yung mga outposts sa kanilang tinayo. Yung mga reef. Doon din. Pero ano pa rin? So 1998 pa lang na ano na sila nagsimula na sila doon. Pero nagkulang lang yung mga succeeding administration. Pero ang bottom line pa rin dito sa JB, si Boy, yung parang Pao. Hindi natin i-espouse na magkaroon ng mas matinding bangayan sa West Philippine Sea. Ang gusto natin dyan, siyempre, as always, magayos. Magayos. Ikaw lang international law. Not at the expense of our sovereignty. Ikaw lang international law. Diba? Para yung karapatan natin. Tsaka mag-comply sa international law mechanisms. Yung pag nag-resolution ng United Nations, galangin. Tsaka, dapat, igalang. Igalang. Wag na nilang, wag na nilang, kumbaga, palusutan. Huwag na magpalusot. Basta sundin nyo na lang, pagbigyan nyo, di ba? Dahil siyempre, kaya naman, alam mo, karapatan naman natin, di ba? Siyempre, ating mga barko. Ito lang din ang isang nagiging issue dito sa NJB na dapat din siguro, ayun ko kung ito ay kailangan legislation. Ang hindi alam ng karamihan sa NJB ay hanggang ngayon, wala tayo noong batas na nagsiset noong, kumbaga, ng maritime highway sa Pilipinas. Hindi ba natin na-isesit yun? Naipasa na. Naipasa na ba yun sa Senado? Hopefully, pati sa House of Representatives, maipasa na po yan.
Kasi naisip po, ang boundaries at lahat. Ito po ang nagiging rason ng maraming mga ibang bansa na kapag dumadaan po sa loob, ha? Sa loob ito ng Pilipinas, ha? Ang ginagamit po nila yung kanila sinasabing freedom of navigation rights. So ano po ang consequence itong sinagamit nilang freedom of navigation? Yung freedom of navigation po kasi, pag sinabi yan, yung pong barko, kung kayo po ay may barko, at kayo po ay barko ng ibang bansa, eh sinasabi nyo po, pag kayo po ay pumasok sa loob ng Pilipinas, at tuloy-tuloy yung inyong pagbiyahe at hindi kayo huminto, yan po ay sinasabi nyo, ginagamit nyo lang po yung freedom of navigation. Ang problema lang po dito sa freedom of navigation na to, eh kumbaga, nabibigyan natin ng lisensya yung mga dayuhang barko na pumasok sa loob ng teritoryo ng Pilipinas na hindi natin namomonitor. Kasi dapat po yan, meron po yan tinatawag ng AIDR yata. Ito yung automatic, kasi aeroplano. Diba sa aeroplano, meron yung automatic na sinasabi na nasaan ka, no? Transponder. Yes. Ang barko ko, meron din ganun. Meron. Kaya lang, marami ho dyan na pagdating sa loob ng Pilipinas, pinapatay na ho. Yung mga China. So, hindi nyo na po malaman kung nasaan missiles. Ito. Tapos pag nahuli mo, sasabihin, ay, ginagamit namin yung aming freedom of navigation. Kaya nga, Tin JB, dito, magkaroon dapat tayo ng legislation. Kasi legislation... Ano yung territorial waters? Hindi yung territorial waters, pati yung highway. Yung nautical highway sa nautical loob. Highway, kailangan yun gawan ng batas. Para sabihin, pag kayo ay foreign vessel... Pag international vessel, ma-identify dito na... Dito lang kayo dadaan. Dito ang dadaan. Ito ang rules para pag pumasok kayo dito, dapat ito ang gawin ninyo. Hindi lahat ng buong Pilipinas ay pwede ninyong pasukan. Required na mag-report kayo. Required ka, dadaan ka sa highway kasi... di ba tayo, alam natin. Pero di ba meron namang rules ang IMO dyan? Hindi sila on local level. Meron silang rules on how to navigate. Ano? Left, right, ano yung gagawin pag passing through the channels, etc. Mga safety rules, etc. Pero pagdating doon sa territory mo, walang kanya-kanya kasi. Ang kaibang kasi natin, archipelagic tayo. So, marami po tayong isla. So iba po yung patakaran na dapat natin. Marami. Ang tawag natin dyan, internal waters. Oo, di ba? So kailangan ng batas doon para ma-define din. Ano ba talaga yung internal waters? Kasi meron ding international law, ano yan ha, implication kung ano yung internal waters. At paano magnanavigate, paano po dadaan yung mga barko sa loob ng ating waters. Ano ba distance waters between islands para ma-identify na internal water? At saka tayo magsiset eh. We can set the highway. Di ba sa ere, tayo, pag sa aeroplano, sa totoo lang ho, meron din ng highway sa aeroplano eh. Pag ang aeroplano umangat sa air eh, meron nung highway yan. Meron siyang latitude, di ba? Oh. Yung parang highway, lahat ng aeroplano, pag babiyahe ka, doon ka dadaan. Diba? Pero yung height na mahalaga dyan eh. Yun, sa aeroplano, yung taas ng lipad. Para hindi magbanggaan, di ba? Oh. Pero may highway din ho dyan. Ganon din ang kailangan gabi sa tubig. Sa tubig, dapat magkaroon din tayo ng iset din natin yung highway dito sa loob ng bayan natin, bansa natin. Kasi nangyayari, daan lang ng daan. Kaya nga may nakita nga, si JB may last week, diba? Cruise lang, Manila Bay. May nakita na ano daw? Malapit na siya. Coast Guard. China Coast Guard. Nandiyan daw, nasa labas ng bataan. Paano nangyayari yun, di ba? Internal waters yun. Ha? Internal waters yun. Ayan, that's ano, that's a bay. Kaya lang. That's within one. Sa atin na talaga. Kaya lang, alam mo, madaling lustan in international law, lulusot na ba? Sasabihin mo, freedom of navigation. Oh. Yan ang mahirap. Kailangan gawa na talaga. Urgent na. Dadagan pa ng innocent passage. Yan. Magkaroon na dapat ng, ano yan, magkaroon na dapat ng, ano dyan, batas, patakaran, para malinaw. Ito, tubig namin. Oh, pag dumaan kayo dito daan niyo ha, wag kayo. Kumbaga mag-EDSA kayo ha. Wag kayo dumaan sa iba-ibang mga pagdating ano. Pa, sa Congress ha. Ikaw bahala mo. Ikaw pala ano nga pala ang partido mo, yung ano mo, party list mo. Ano, ha, Tom, masok ka tumba. Ano ang partido mo? Takusa. Maganda yung ako, kaya na-appreciate ko si President. Ay, hindi naman, una pa lang, hindi naman ako fan, but naging fan ako ni BBM nitong Sona. Dahil, very linaanan talaga niya ng oras ng part ng paragraphs itong sa sector natin na PWD kaya at hindi ko alam kung matutuloy pero at least kasama yun sa vision niya kasama sa vision ng Marcos administration itong ating mga may kapansanan kaya nakakasimula lang po ng third year ng ito kasi tapos na yung dalawang taon eh. Ano ba ito, Sec Boying? Itong pagkatasan Sona, parang third regular session tawag yata dito. No? Third regular session. So every Congress, mayroong first, second, and third. Ano? At nag-i-start yan doon sa State of the Nation. Doon magsisimula yan. Sapagkat dito rin yung State of the Nation, ito yata yung budget time. Dito sila sa budget. Yung budget. Ang
iba lang ngayon kasi election year na yung susunod. Oo. Pagdating ng October, wala ka lang makahagilap. Na mga halos wala nang magagawa ang Congress. Nangangampanya na. Pero ang Senado, kalahati na Senado, halos absent na eh, no? Ganon. Pagdating ng October, ano? Makinig po kayo doon sa sinabi po ni Presidente Marcos doon sa State of the Nation tungkol sa budget, sabi niya. Nakikiusap ako sa Kongreso ito, na sana yung pong ating budget, masunod yung ating budget. So maganda ko, ayun o, ay, nagsalita ito, si Presidente. Nag-text si PLLO natin, si Dom Mendoza, PLLO. Nakikinig ba? Meron tayong Archipelagic Sea Lanes Bill, pasado na sa HOR, pwede sa Senate. Pero yung Maritime Zones Bill, pasado na pareho, no? Nasa BICAM na ngayon. Ayun. Sana yun. Maritime Zones Bill. Maganda yun. At saka gusto ko lang naging liwanagi, no? Kasi yung narrative kasi ng China na meron mga Pilipino, like leaders, pro-war daw tayo. Gusto na, hindi natin kaya gusto ng gera. We are just protecting what is ours. Hindi naman nga natin. Diba? Ayaw natin ng gera. Hindi naman natin kaya ang Chile. Diba? So, pinoproteksyon na lang natin yung ating teritoryo at yung ating soberenya. Yun lang. Oo. At siyempre, good morning uli kay Uncle Sam Martires. Napakasipag natin. Good morning po, Uncle Sam. Lagi nakikinig. Ating ombudsman. Nakikinig sa lagi si Uncle Sam. Nagbalat ako dyan eh. Padadala namin daw sa iyo, sabi ni SNJB, yung listahan daw. Diba? Dapat yun daw titigan. Ay, gusto ko lang iyan. Baka makalimutan natin. Pinag-usapan natin kanina yung mga flood control projects. Alam mo, napakarami na pinag-usapan namin sa Sec Boeing. Ang daming nakakapanghinayang, nakitang-kita natin na ini-implement sa mga distrito, lalo na sa mga cities, na sayang yung pondo, 300 billion, kung nagamit natin sa mega dike yan, sa mga floodway, sa imbakan ng tubig, mga bagong dam para hindi tayo naubusan ng tubig tuwing tagtuyot. Mm-hmm. Alam mo, yun sa Manalo namin, nabanggit kanina, mayor pa ako, ginawa na yung box culvert, ang laki-laki, na kaya load bearing, mahal yun, no? Segboying. Ano yung box culvert? Yung dadaanan na tubig. Kasi may exoskeleton yun. Meron siya superstructure eh. Okay. Kasi load bearing siya eh. Load bearing yan. So box culvert parang kanal ito. Kanal. Kanal, pero Konkreto yan na reinforced ng bakal. Na talagang matibay, yan, matigas. Skeleton yan, bakal talaga. Kasi dinadaanan sa taas. Alam niyo ba yung... Ito yung sa ibabaw na pwedeng patungan ng kalsada sa ibabaw. Parang Ruas Boulevard. Ayun. May box culvert. Ngayon, ano yung sa box culvert na yan? Mayor pa ako, napansin ko yun. Ginawa na dito. Tawa ako noon kasi at least sana makasolusyonan yung baha. Panahon ba? Mayor pa ako noon. That was 15 years ago. Nais naman. Bata ka pa noon. Kaya lang, parang tatlong beses nang inulit. Ganun pa rin naman ang ginawa. Buti kung hinuhukay lang para linisin. Inulit eh. Inuulit? Pag sisigigibain, natin sa lalagay uli. Ilang taon na nakatiwang. Parang reblocking. Bakit? Pag re-reblock sila. Kasi wala na mapagawa. Hindi naman lalagyan ng bakal. Basta sisimentohin lang. Ganon. Matuturog na naman. Ayo. Pero kung nilagyan nila ng bakal yun, di wala na problema yun. Kasi nga, lalo sa mga urban cities, urban areas like Metro Manila, wala na mapagawa. So, yung mga sira, ay mga ayos, sisirain, ayusin ulit. Alam mo, dapat sa totoo lang yung mga... Sayang, ang daming nakakapanghinayang. Ang dami yan. Mga asphalt overlay, di ba? Wala namang problema. Ganda-ganda ng kalye. Bubutasin. Pinakamalaki-rakit kasi yung asfalto. Kasi yung ginagawa po dyan, kakayurin nila yung asfalto. Yeah. Tutunawin, ibabalik. Pero, magbabayad ka ng bagong asfalto. Kita mo? Sa bill of quantity siya, may bagong asfalto yan. Sa amin lang eh. Ano ang tawag dyan sa ganyan? Pampa, ano yan? Pampataba. Kaya tumataba. Meron pa rin sa amin, tatlong tulay eh. Ginawa, sinira, inayos, tulay pa rin eh. Tsaka hindi load bearing, light load lang kasi papunta sa mga subdivision, hindi man dinadaanan ng mga truck, short span lang. So, mas matagal na. Alam mo, tama nga yung sabi ng isang texter natin eh. Imbis na magagawa tayong ganyan, yung mga ganyan, gumawa na lang tayo ng malalaking catchment basins dito na konkreto. Na lahat ng tubig. Meron kami sa Cavite. Dalawa. Ganun ha? Sa Inus. Tsaka si General Trias. Meron dito kami. Sa Metro pero Japanese funded yun. Funded Japanese. So malaki yan. General Trias tsaka sa Inus. Ako alam ko, for example, sa Malaysia yata to, meron silang isang malaking parang mahabang underpass na kapag tag-ulan,
yun ang ginagamit nila na catchment basin ng tubig nila. Ito, hinukay pa yan. Oo. Jaika yan eh. Oo. Hinukay pa ng 40 feet yan. Ganun ha? Oo. Kaya pag imbakan ng tubig yun, pag puno, doon na pupunta. Oo, tapos pag summer, magagamit mo pa yung tubig. Hindi, wala na siyang tubig eh. Kasi natutuyo? May aquifer sa ilalim eh. Ah. Magiging activity center siya. Ayun. Pwede magiging activity center. Dapat pwede ganun, magawing no? Football field. Dapat pwede ganun. Magawing track and field oval. Ayun yung ganun. Ganun. Kulang ng ano eh. Kulang tayo ng tubig, di ba, mag-summer? Di ba? Yan ang nakakalukot. Pag tag-ulan, sobra-sobra. Oo. Hindi natin naiimbak. Hindi natin na... Para mag-recharge ang aquifer. Sa inyo. Para kailangan natin yan eh. Ma-recharge natin. Kasi for example, sa Singapore, ang Singapore, meron sila talagang ginawa na parang underground. Mini. May underground sila. Meron din silang above ground. Meron din silang... Parang Las Vegas. Oh, meron silang parang dam doon. New water na Singapore. Oo. Doon na kinukuha lahat ng tubig nila. Pero ba, ang daming ano no. Talaga kasi boy, panahon na siguro talaga yung magkaroon ng Department of Water, no? Dahil problema na talaga yung tubig eh. Water management. No, water management. Oh, dapat ang una-una muna. Kasi nga, problema na talaga yung tubig eh. Ha? Kilala nyo? Kilala nyo? Ayaw yung department. Ayaw. Oh. Ba't kaya? Ah, ito ba yung Adrian lang, glo. Masama sa real estate. Ito ba? Bakit naman? Ay, malaki ba 'to? Ano ba 'to? May bago na naman 'to sila ano kakausapin, kokorapin na naman. Subdivision 'to, nagsa-subdivision 'to, developer, malaking developer. Malaki din ninong ito, ninang. Kapag ninong niya. Yung pinaglabanan sa PPP yan. Oh, no. Masugit mo 'to, masugit mo 'to, 'di ba? Magbe-break na muna tayo. Taka, mayari tayo dito. Okay, ang oras po natin, alas 10 ng umaga. Good morning, Pilipinas. Ang galing naman ng ano natin, ng intro natin. Talagang galing talaga ng Pilipino. OPM, iba na ngayon talaga. Napakagaling ng mga bata ngayon. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, nandito pa rin po, walang iba. Ang ating barkada, sesyonista, Secretary Boy Rimulya, Senator Jamie Ercito, at si Boy Timba, Paring Pao Capino. Good morning, boys! Good morning. Uy, congratulations pala, Sec Boying, sa apo mo. Nanalo dun sa pageant. Galing. Congratulations! Sino ba yung apo mo na yan, Sec Boying? Yung panalo dyan sa... Diamate. Oo! Oh, ano, singer din yun. Singer din oo, yun. No? Anak ni ko, inaanak ko. Inaanak mo, yun ang importante. Performer yun, performer. Performer. Artist. Recording artist. Artist. Kaya talagang, ano, at ito pala, no, pagkailan natin pag-usapan kasi dahil siyempre nagsalita nga dahil dito sa issue ng baha, siyempre nagsalita din si Presidente. Talagang yung issue talaga noong, yung sa basura. Ano? Oo. Sapagkat, tama naman eh, alam nyo, ito lang ho sasabihin natin na yung pong sa basura ho talaga, hindi po yung issue ng mayaman o mahirap. Lahat po, responsibilidad po natin yan. Yung pong basura, kapag po saan natin itinapon yan. Lahat ng tao may basura eh. Oo. Talagang, alam mo, hindi naman, alam mo, maraming guilty rin dito ng mga mayayaman ha. Ah, yung mga nagtatapon ng basura lang dyan, basta kung saan, hindi man lang isinisegregate yung basura, ihahagis lang, tapon lang. Lapat po talaga, yung basura ho natin, magkaroon ho tayo ng maayos na paglikop ng mga basura at pagtapon ng basura. Kasi po, yung basura, kapag po yan ay napunta ko saan-saan, ay yan po ang unang sanhi ng pagbabara. Eh, totoo naman po eh. Sa totoo lang po yun, ng mga flood control natin tsaka dike natin ho dyan, dito lang sa Calacang, Maynila, no? At saka siguro, malamang ito, nangyayari dun sa probinsya, eh marami ho dyan natitigil po yung pumping sapagkat po napupuno po. Isa isang buong kama eh, no? No, buong kama. Totoo yan. Kama! Totoo yan. Buong kama, yung kutsun. Kutsun, tinatapon. Oh, alam niyo, nagulat kami noon, Segboy, nung mayor ako. Oh. Kasi may isang junction dun sa amin, sa low-lying. Sabi ko, bakit lagi itong baha? Baha at saka eh, nababara. Oo, lagi na lang. Hindi nawawala yung tubig. Doon pinabuksan namin. Tama. Katre. Makutsyon. Nandun. Diyos ko. Kutsyon, ay nako. Nakakalungkot. At ito, pag ito nakabara, ay nako sus. Ang laking perwisyo po. Ang laking perwisyo po sa ating mga pumping station. Ang laking perwisyo po doon sa ating mga daluyan ng tubig kasi hindi ho makadaloy. At marami ho dyan. Nangyayari ho yung mga bara dyan doon sa kamakarsada natin. Marami ho dyan ang ugat lang ho niyan. Basura. Nagbabara po doon sa basura. Alam mo, kaya dapat din dito, alam mo, hindi lang may holistic din ang view natin dito dapat eh. Doon po, bukod po doon sa pagtamang pagtapon ng basura, siguro po oras na rin na talagang dagdagan din po natin yung ating landfill. Or,
Ano ba nangyari doon na si JB sa incinerator? Di ba pinagbawalan niya sa pagkasi yung incinerator? Clean air act eh. Ano ba yun? Pwede bang ano yun? Pwede bang... Kailangan ba yung clean air act para... Kasi dapat na siguro na hindi na hukakayanan. Kailangan i-amend yung clean air act. Ano na magkaroon na ng pagbabago, no? Na hindi lang landfill, i-allow na rin yung incinerators kasi malinis na naman yung... Power regeneration ang tawag dyan. Ano ba yun? Paano ba yun? Pagbasura? Hindi, basta basura. Susunugin mo. Susunugin mo. Dapat meron ka lang na standard. Para yung yung para gagawa ka ng kuryente. Pero pwede ba 'yon panggawa ng kuryente? Pero may pollution control. May pollution control. Baka pwede na 'yon, ano? Ano kaya stand dito? Alam natin nakikinig sa atin, batiin din natin, wala iba. Si DNR Secretary Tony Laysa, good morning po, ma'am. Baka po pwede na. Oh, nakikinig. Oo, na maganda naman lagi nating ano 'yan. Speaking of basura, general, ano kaya nangyari? Well, parang wala pang development dun sa Tarlac na landfill tsaka yung sa BCDA. No? Parang hindi pa nare-renew yata yung contract. Parang hindi nire-renew yung landfill dun. Malaking problema yun. Kasi kung mag-October na, yun na yun. October yata yung pagsasara. October-November yata ang deadline. Malaking dun, problema yun. Kasi pag nagsara yun, ilang probinsya? Probinsya ito, ha? Bulacan. Ilang probinsya ang umaasa dun na tapunan ng kanilang basura, mawawala. Central, may konting part pa ng Benguet dun. Ifugao province yata. Alam mo, ang tao sa mga lungsod, araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang may basura. Nagdagagawa tayo ng basura, nagtatapon tayo ng basura. So kailangan solusyonan talaga. Kung saan itatapon? Lalo ng BCDA, dapat gumalaw na sila dyan. O, kailangan solusyonan nila. Kailangan muna makahanap ng, kung ayaw man, magkaroon ng bago. Makahanap ng bagong landfill. Pero sa totoo lang, yung landfill kasi, ayun ko, si JB, ano, yung landfill ba, sustainable ba na puro landfill tayo o dapat na siguro din magkaroon tayo ng ibang pamamaraan sa pag-dispose ng basura? Kailangan siguro iba't iba kung anong makabuti sa lahat, no? Yan ang ginagawa natin, yun, landfill di ba? Pero puro landfill na ngayon, kaya lang ang landfill kasi, siyempre marami dyan yung mga bayan na pumapalag kasi sa bayan ayaw na nila. Tapunan ng basura, di ba? May own backyard. Di ba? Pero kailangan natin ng landfill sapagkat wala pa naman tayo ibang pamamaraan. Na pero tama si Boy, kailangan ma-amendan siguro yung Clean Air Act kasi yung incinerator, meron mga accepted na lalo sa first world countries. First world, puro incinerator na nga diba? So siguro, kung meron ng mas conscious sa environment, mas conscious sila, di ba? So kailangan siguro talagang tingnan na reviewin yan. Magpasok ng rider, yan na. Pwede na naman magsiga. Yun. Di ba? Yun lang. Ganun. Yun ang problema. No? Pag ganun, ano? Meron na rider. Naman. Pero kailan no, talaga natin sabagat yung pong incinerator ngayon. Alam ko, linabasa ako, no? Sa mga bagong teknolohiya ng incinerator, sabi nga ni Sec Boying, pwede ito gamitin for power generation, di ba? At yung in fact yung yatang nadidispose na ash, nagagawa pa yata ito na mga parang brick o building materials waste pa, no? To energy. Waste to energy. Tapos meron pero pang, in relation to that. Maraming cement factories kaya nila sunugin ng plastic. Ganon? Oh. Ay, ano na, parang pang power na rin nila. Co-generation niya, co-generation. Nagiging composite. Kaya lang, may mga scrubber yan. Iba rin. Tsaka may epekto rin sa tubig yan. Yun kasi lang. Pag in-scrubber mo yan, pupunta yung condensation sa tubig. Ganon. Kasi kailangan no? Kailangan talaga na mabago. No? Dahil sabi nga natin, yung issue na sa basura, napalaking problema po niyan, kailangan po na magkaroon po na solusyon dyan. Pero ang plastic talaga, may problema tayo sa plastic. Kaya lang hindi natin na-address at source. Yung single use. Hindi, kasi tayo na Indonesia, biggest user of plastics eh. Tsaka biggest polluters tayo sa buong mundo. Sa ocean. Tayo ng Indonesia. Ayun. Biggest polluters tayo ng plastic. Plastic ha? Parang number one na yata tayo sa plastic. Puro plastic na lang eh, no? I think correlated din yan sa poverty eh. Dahil yung mga tao, hindi naman bibili yan kunyari doon sa mga warehouse, yung mga SNR, yung mga landers. Yung iba, day-to-day lang naman din ang gastos nila. Isipin mo, tingi. Tingi kaya dumadami kasi yung packaging natin talagang pang maliliit instead lang tingi. Instead sa environment friendly na mga toothpaste tube, kunwari, bibili na lang sila yung plastic, yung mapipiga pa hanggang dulo kasi kailangan din nilang... Napipiga pa. Kaya tama, may sinabi dito yung isang ano. Sige, basahin mo. Sa chat eh. Sabi. Kahit gano'ng kaganda ang flood control project, kung walang disiplina ang tao, tama sa basura, walang mangyayari sa atin. Andiyan pa rin ang baha. Totoo din. Si Israel Killion. Tama yan. At basa lang tayo muna kasi babasahin ko lang ito. Siyempre, dito yung ating mga nakikinig sa atin.
si Lieutenant Edison Granada, retired ng Lipa City. Sabi, good morning, executive sessions. Session lang po, in sessions next week. Si Director General. Nakanood na nakarinig na naman kami uli ng mga magagandang makabulang impormasyon mula sa inyo. Akala nyo lang yun. Then, mas baka namin pag-usapan naman. Galing naman kay 9772. Segregation, disposal, pati benefits sa mga kolektor ng basura ang baba kumpara sa ibang bansa. Dapat kasi mas bigatan kasi yung penalty sa maling pagtatapon ng basura. Kasi yung penalty parang kiliti lang yan sa mga mayayaman. Hindi actually, naman, ano pala? Oh. Yung flood control na water impounding. Oh. Ang laking bagay kasi sa Imus, wala nang baha ngayon. Ganun ba? So doon sa time nagbabaha na yung Imus, all the way to SM Bacoor. Ganun? Ngayon, sandali na lang sa SM Bacoor na lang ang baha ulit. Ang baha sa SM Bacoor. Kasi na-impound yung tubig. Pero nangyari sa SM Bacoor, ba't binabaha? Bababa talaga. Mababa talaga ron. Mababa talaga, no? Yun ang kailangan ng flood control, yung area na yun. Siguro, di ba? Drainage. Drainage lang. Drainage problem. Tapos i-pump out, parang ganun. Palabas ng Imus River ang problema. Ayun. Sabi naman ni Komlito, Berel de Dios, Komlito, good morning. Uy. Sabi niya, waste to energy program. Oil-based waste are recycled. Oil-based waste. Oh. Oil-based waste. Ano ba ito mga oil? Ay, mga pinagkatas na mga siguro sa kotse. Okay, sa plastic. Yung, plastic? Plastic, tsaka goma. Na-recycle yun. Recycle. Mga oil-based. Oil-based yan. Talagang, tsaka sabi ni pala, Otto, text lang nito ni, ano, na, text lang ni, Uncle Sam. Sabi niya, Sick Boying, you were greatly missed by your friends sa Congress during the SONA. Lalo na yung number one fan na si Kong Rida. Kong Rida! Kong Rida Robes! Kong Rida! Kong Rida! Yes. Nakinig sa atin yan si Kong Rida. Ito ba? Ay, matay ko lang bago tayo magano si happy 50th golden birthday. Sino? Si Congresswoman Len Alonte, kaibigan natin. Mabaitan. Si Len, birthday niya ngayon. Nag 50th birthday siya last week, actually. Ah, ganun ba? Happy birthday, Kong Len. Hindi mo siya mukhang 50. Oo, mukhang 35. Mabata rin yun. Sino to? Si? Congresswoman Len Alonte. Mabaitan. Bata pa yun, di ba? Binyan. Bata pa yun. Mabait yan. Happy birthday, sis. Kapit bahay lang namin yun eh. Ganun ba? Ng Carmona. Ah, yung ano Carmona, yung... Carmona tsaka Binyan, magkabila lang ng... Di ba? Ganun ba yun? Eslex eh. Di ba magkatabi ba yun? Parang adjoining, ano? Kundi lang dahil sa Eslex, baka magkapit bahay pa kayo talaga, no? Oo, talagang si ano. Kaya... Tayo ba i-break muna kasi kailangan natin yung haba na naman ng pila ng ating advertisement. Eh, oh. Pasensya na po kayo pero kailangan po namin talaga dito sa DCRH na kumita muna ang aming programa. Ang oras po natin, alas 19 ng umaga. Good morning, last segment na po namin. Huwag po kayong bibitiw, ha? Ilang minuto lang po naiiwan dito. Siyempre, andito pa rin po yung barkadang sesyonista. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po natin, wala iba, si Boy Timba, paring Pao Capino, ang ating master rider, si Senator JP Arcito. At siyempre, ang ating bastonero, wala iba, Secretary Boy Ingrimulya. Ayan, o sabi, uy, bumabati sa batiin nyo. Si Kong Ador Plato. Uy! Mabati si Kong Ador sa atin. Alam mo din si Kong Ador, ha? Ngayon ko lang nalaman ito, nakita ko. Ang galing pala kumanta nito. Ha? Talaga? Ang galing kumanta nito. Talagang ano talaga? Talagang parang kumbaga songer talaga pag kumanta. Songster. Kaya hindi ka maniniwala talaga na talagang pananalo talaga ito si Kong Ador pag binanatan niya naman yan. At hindi kinakanta ni mga Ador ang My Way. Ayaw niya kantayin yung My Way. Buti na lang. Hindi siya kumaka ng My Way. Kong Ador! Nami-miss yun na ba yung mantika na Mang Congador man? Paramdam ka lang. First time pa lang si Congador. Oh, abay. Sigurado na to. Magsisecond term na yan. Boss, paramdam naman. Paramdam diba? Naman. Paramdam ha? Naman. Matagal magpaparamdam, na. Magpaparamdam. Buti pang multo. Nararamdaman. At siyempre, dito naman. Siyempre, pasalamat din tayo sa ating technical. Si Billy Ray Domingo. At yung dalawa natin, yo! OJT nandito. May umabol. Oh, may OJT nandito yung dalawa. Si Celine Ejercito. Uy! Ito. Talaga? Ng PLM. Kamag-anak mo siguro lunch. To, ha? At saka si Lara Cuentas ng University of Batangas. Si Lara. Marami OJT, sila na pulot. Marami sila na pulot sila na pulot sa atin. Marami sila. Ay, marami na pulot. Ay, siyempre, batiin natin. Oh, as always, ang laging ano. The late. The late ka. Congressman Jonathan De La Cruz. Oh, boss, bati ka. Oh, magandang. sorry at napa. Nakausap lang. Naparami ang ating usapan. Mukhang malagkit ang kausap ito. Mukha, ano? Dahil... Nalilikit sa kamay niya yung... Yan, Nakolekta niya. Dahil, siyempre, biro mo. Sana ganun. Nakolekta. Ngayon pa lang. O, Jonathan, ano ba nangyari dyan sa ano? Nakapunta ka ba na Sona? Nanood ka ba?
Ah, hindi na ako napunta ng SONA. Nakinig na lang kami at maganda naman. Actually, maganda sinasabi ni Presidente. Kaya lang, palagi natin binabanggit dito, yung sa pagdating sa implementation, doon nagkakatalo. Kaya nga yung flood control projects, tinitignan lahat yung mga ganun na... Hindi, talaga dapat natitignan talaga yan sabagat ang gusto ni Presidente nga. Tama naman si Presidente. Mm. Tama na yung mga... kumbaga, statistics. Tsaka yung unti-unti maliliit na kanya-kanya. Dapat malakihan. No? Malakihan na. Tama yun, tsaka, malakihan na. Actually, ang Singapore tsaka Las Vegas, cisterns ang ginawa nila. Yeah. No? Cisterns. Yung Singapore, it can provide water for more than a month. Basta matagal. At least, nakailalim. 10 stories under. Ang reservoir nila, no? Sister, no? Pero, meron na kasi Metro Manila, at least Metro Manila, flood control plan. Noon pa yon. Pati yung magmula sa taas, Sierra Madre, yung mga, pati yung weir na program. Meron na ba tayong bagong dam? Di ba na kami bagong dam tayo na? Well, Pilipinas, alam ko, gumagawa sila dati. Kaya lang kinabitan ng Pozo Negro lahat eh. Alin yun? Yung cistern. Yung cistern. Yun ang nagiging malaking problema pati. Kaya yung basura, pati yung pagbabasura. We are the land of Ecoli. Yung ano, pati yung pag-aayos ng basura. Hanggang ngayon, wala pa tayong additional na landfill na talagang sanitary landfill. Wala tayong ganyan. Wala pa nga, additional. Masasara na nga yung isa doon sa Clark, di ba? Precisely. Pagkatapos yung tungkol nga doon sa sinasabi nila Upper Marikina watershed, ayusin, puro quarry na yun. Ha? Quarry. Nakita mo kung ano lumalabas dito? Sino ba si Mike Defensor ang may quarry dyan? Nabalitaan ko lang, ha? Marami. Pasenong galingan niya. Sana. Maraming ganon. Pagkatapos yung mga ibang... Ano na Secretary of Energy, ha? DNR. Environment. Pagkatapos yung carrying capacity ng Laguna, yung bay. Di ba nasira yun? Wala nga eh. Alin yun? Ang dati... 15 meters ang ano niyan? 15, 18 meters. Ako 8 na lang. Ako 8 na lang ngayon. Ako lang 8 meters. Yung lalim. Yung lalim dati. Nang Laguna rig dati. Wala na yan. Yung carrying capacity ng Laguna, wala na yan. Wala na. Ako isa lang. Tapos naglagay na ng, alam mo ba? Di ba dati napakita ba doon? Maraming reclamation doon. Tsaka may senador pa. Yan sa Laguna. Along the lake. May reclamation doon. Ang dami na doon. Umaapaw eh. Umaapaw na doon. Ang dami na doon. May senador na involved. Hindi ibig sabihin eh, maraming nagpapile ng claim niya sa ano. Hindi. Hindi nga mabigyan hindi nga mabigyan ng titulo yun kasi nga hindi sila dumaan sa PRA. Ha? Kanya-kanya sila eh. Kailangan Philippine Reclamation Authority ang gagawa niya. Ganon? Oo. Dahil? Hindi ba accretion lang yun? Hindi. Yan ang maging issue. Bakit? Ba't hindi accretion yun? Hindi pwede yun. Bakit nga? Nilagyan mo ng basura tapos lalagyan mo ng mga nilagyan nila ng basura tapos tinatambakan nila ng lupa. Ganun. Accretion, boss. Hindi pwede accretion yun. Lumiliit na yung Laguna Lake, ha? At bumababaw. Pagkatapos yung original na channel, di ba meron na pindan channel? Meron din dapat yung dalawa pa. Nawala yun. Ganun. Wala na yung channel. Wala. Nakatira na. Iba na nakatira doon. Nakatira na. Pumunta ka doon. Sa division, ha? Tignan mo kung ano nangyari doon sa C6 na sinasabi nila. Pumunta ka doon sa C6 area. Taytay, Kainta, papuntang Taguig, yung mga ganun. Ay, puno sa division na doon, ha? Kaya nga, Los Baños. Bago lang ho tayo magtapos. Ito na. Ano lang ho, ha? Ako lang, paiusap ko lang po doon sa... amin sa Malabon at Dabota. Pakigawa nyo na po yung permanenteng flood control. Kasi hanggang ngayon no, yung flood control ho doon, putik pa rin ho yung yung aming prinsa ho doon. Putik. Pilapil. Lalagyan nyo ng field. Kung pwede po. Rice field. Konkretuhin nyo na ho yan para hindi na nagigiba tuwing may bagyo dahil lubog ho kami. Lagi na lang ho kami nilulubog doon. On that note, magpaalam na tayo. Pauna natin, paunahin natin yung delayed. Maraming salamat. Ito pa ang inyong kaibigan, Jonathan de la Cruz, sa mapagpalang araw po sa atin lang. Salamat po. Ako naman po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Boying Ramon po. Maraming salamat. JPS, ito po. Mabuhay. Maraming salamat.
At ako naman po si Attorney Dodo Dulay sa ngalan po ng aming mga kasama pa dito sa Executive Session, si Ambassador Teddy Boy Locsin, at siyempre ang AAA contractor na si Ed Javier. Four. Ha? Quadruple A contractor Ed Javier. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyo magsama sa amin sa Executive Session. This Executive Session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino!